Okay, papasok na tayo sa Redwood Road. Dumaan na ako dito dati sa Redwood Road, pero nakakotse ako. Actually, nagkamali lang ako na meron akong kailangan puntaan sa other side. I think I was going to pupunta yata ako sa Concord. Tiningnan ko sa mapa, sabi ko, oops, meron palang shortcut dito sa bundok eh. Not realizing na napakabagal pala nung shortcut na yun. At madaming twisties of, well, first of all, may speed limit na 35 miles per hour yata o 40. Second, puro paliko-liko, winding. Third, popular na popular pala sa mga cyclista yung lugar. So napakaraming bisikleta. So instead na, well, napaiksi ko yung distansya na binyahe ko, pero napahaba lalo yung traveling time kesa naman nag-freeway na lang ako. So dito kami ngayon pupunta. Namin kanina in-highlight lang nung organizer namin na about safety, kasi may mga parts daw na may mga gravel, may mga bato-bato, so hopefully makayanan mano naman. We'll go through it with fun lang, walang mishaps. Then pagkatapos nito, magkita-kita kami sa shop ni Brother Jojo. Doon kami magla-lunch, konting fellowship, and then uwi na. Redwood Road na ito. So, bababa ko na yung visor at may pumasok na debris. Ayan, 35 miles per hour sa kurbada. So as long as we follow the speed limits dito, siguro we'll be okay. Karamihan naman kasi sa mga hindi ka nais-nais na mga pangyayari, kasi pag number one, you ride beyond your abilities, no? Number two, yung mga posted speed limits signs na yan, may purpose yan eh. Sinukat na ng mga engineer yan kung ano ang threshold ng safe speed para ma-negotiate mo yung mga turns. Nasa Redwood Road na tayo ngayon. Ito na yung route natin.
lahat ngayon ng mga lahat ngayon ng tinuro sa motorcycle riding school, i-apply mo ngayon dito. This is going to be technical riding, no? Proper gears sa mga turns, proper speed, head and eye coordination. Sa mga bihasang-bihasa na magmotor, that's second nature to them, no? Hindi na nila yan iniisip, automatic na yan. Para sa atin, hindi naman ako expert rider. Although madami na akong na-cover na mileage dito sa motor ko, I don't consider myself an expert rider. Yan, 8 miles twisties. Sabi nung sign. Magko-concentrate muna ako, magtitigil muna ako magsalita, enjoy the view. As usual, maglalagay ako ng 360 version nitong light na to para maka-look around kayo sa rota. Okay, enjoy the view. Ako makaalis sa second gear. Ang isa sa mga guide na ginagamit ko dito sa motor yung GPS ko. Pag ganitong twisties ang dinadaanan namin, para na-anticipate ko other than yung nakikita ko ahead, may guide din ako dito sa monitor na anticipate ko kung gaano ka sharp yung curve.
lakad na ewan ko kung pato yun o seed, ano bang seed sa Tagalog, seed, buto, tumama sa visor ko. Trail braking, magagamit mo din dito pag maiiksi lang or masyadong sharp yung turn. Ang turo nga, look where you want to go. So the sharper the curve, the farther you look towards the curve. This again.
medyo medyo magko-concentrate ka talaga, paakyat na kurbada.
galing. Technical riding talaga. Paikot-ikot, paikot-ikot. Next 5 miles. Winding road again. Sanay na sanay yun dito. Inunahan kami. Pag solo ride, pwede kang umilis ng konti. Pero kung naka group ride ka, syempre hindi naman pwedeng iwanan mo or masyado mabilis. Hindi safe pag ganun. Eskwelahan dito. Sige, marami nakatira dito, nakatago lang.